Hello po. Ang video na ito po ay para sa mga may-ari ng FI na motorsiklo na gusto nilang i-auto-start yung motor nila after or pagkatapos na namatay yung FI indicator lamp. 'Di ba? Kung mapapansin nyo, pag on yun ng ignition, iilaw yung FI indicator lamp. After 3 seconds po yun, mamamatay. So, dapat, or hindi ko rin alam kung ano yung reason na dapat nating antayin yung 3 seconds na bago mamatay yung FI indicator lamp bago natin ito start yung motor. So kung mayroong nakaalam kung ano yung reason, please comment below po para malaman ko rin. So para ma-solve natin yung problem, so na dapat mag-auto start lang yung motor natin, lalo na kung FI, after mamatay yung FI indicator lamp. So ituturo ko sa inyo kung ano yung wiring diagram or paano i-wire. So ano nga ba yung kailangan natin? Siyempre, kailangan natin ng timer, delay, na relay. So ang kaibahan lang is kailangan natin ng dalawang timer, delay, na relay. So dalawa po. So, ano nga ba yung timer delay na relay? So, ang timer delay na relay, from the word timer delay, so, mag-a-activate siya or lilipat yung contact niya after some time, depende sa nakaset. Kung 3 seconds ba, 5 seconds, or 10 seconds. So, ganito po yung mangyayari. So, normally, pag wala pong supply, yung timer delay natin is itong COM at CB. Itong COM at CB ay connected kahit na walang supply. So yung CB is normally close yan na contact, COM is common. So bali, pag meron tayong supply sa BCC or 12 volts at yung ground is naka-ground, connected to ground, so ang mayayari, say 3 seconds, after 3 seconds lilipat yung contact from CB or normally closed contact to CK or normally open. So si normally open magiging normally closed, si normally closed magiging normally open. So permanently kapag may supply ang BCC at naka-ground yung terminal or complete yung circuit niya. So babalik lang siya from normally open na naka-normally close na to normally close na contact kapag mawala yung supply. So ngayon na alam natin yung paano mag-work yung timer delay, so explain ko sa inyo kung ano yung flow ng diagram. So kukuha tayo ng supply galing sa accessory wire ng motor. So siya yung mag-supply ng positive 12 volts sa ating timer delay 1 at para sa timer delay 2. So yung supply natin positive or BCC, positive 12 volts galing sa accessory wire. So from accessory wire also, so naka-connect sa common, then from common, since normally closed, so connected yan, so isusupply na yan patungo sa timer delay 2. So yan, hindi po yan connected na point, timer delay 2. Tapos nakasupply din to sa common ng timer delay 2. So kailan ba mag-activate yung dalawang relay? So mag-activate lang yan kapag complete yung circuit or may supply. So dapat naka-ground tong timer delay 1, so i-connect nyo lang sa ground or negative terminal ng battery. Tapos itong timer delay 2 is
pag activate lang to, syempre pag may supply, so pag ito naka close tapos naka neutral, so dun lang siya mag activate. So sa setting naman po, so dapat ang timer delay 1 is nakaset ng 5 seconds, at yung timer delay 2 ay nakaset ng 3 seconds. So ganito po yung mangyayari. So given, so nag on tayo ng ignition, so magkakasupply na tayo. So activate na po yung timer ni timer delay 1. So for 5 seconds po, so itong linya na to is connected. Yan. Bali from common to normally closed, connected yan for 5 seconds. 5 seconds po yan. After 5 seconds po, so mapuputol po to na linya. So walang supply. Kasi pupunta itong contact from normally closed to normally open. So babalitan na. Si normally open magiging normally closed. So normally closed magiging normally open. Hanggang sa may supply tayo ng power dito. Babalik lang yan kapag naputol yung power or ka-off. So for 5 seconds, so yan, complete circuit po yan. So mag-a-activate yung timer ni timer delay 2 kapag naka-neutral yung or naka-connected to neutral yung ground nito. So pag ginaka-neutral yung motor nyo, hindi ito mag-a-activate. So kailangan nyo munang in-neutral bago siya mag-a-activate. So given na naka-neutral, so yung timer delay 1 at saka timer delay 2, so given na naka-neutral, sabay itong mag-a-activate. So sa time na yun, ang for 5 seconds may supply itong timer delay 2. So from that moment nag-start na yung timer, so ang itsura ng diagram natin is ito, common at normally open is wala pa yung contact for 3 seconds. So after 3 seconds magiging buo na yan, so magiging connected yan. So so after 3 seconds since ito pa yung connected, normally close, naka-floating yan. After 3 seconds, lilipat dito sa normally open. So, magiging buo yung circuit. So, magsusupply siya ng power sa starter trigger. So, ang starting time ng motor is nasa 2 seconds lang. So, since na permanently activated ito, so, naka-connect na yung, naka-activate na, so, yung normally open is may supply na. So para mabigyan lang natin ng 2 seconds yung starting time, so ang gagawin ni timer delay 1 is after 5 seconds i-cut off niya yung connection dito sa timer delay 2. So wala nang supply. So ang mangyayari is from normally open na naging normally close is babalik sa normally close na contact since naputol na yung supply. So ang mangyayari is magka-cut off din yung power na binigay natin for starting. So madi-deactivate na po itong timer delay 2 after 2 seconds. So wala nang supply yung starting para safe at di masunog yung starter motor natin. So masasabi po natin na safe tong circuit na to kasi yung isang issue is yung pagbumalik ka sa neutral. So bali after mong mapastart yung motor mo, so nag-change gear ka hanggang fourth tapos huminto ka, binalik mo sa neutral. So pag dito
bunik siya, naka-grounded yung timer delay 1 pero hindi siya mag-activate or magbibigay ulit ng kuryente kasi wala nang supply galing dito. Since may mga panahon po na hindi mainam or hindi natin pwede gamitin yung auto start na function, dapat pong maglagay tayo ng switch para ma-turn off natin yung auto start. So, pinakamaganda po na lagyan ay sa may supply side. So, dito po. So, i-rewire po natin to. So, ito po yung gawin natin. So, bali dito. Dito tayo maglagay ng switch. Yan. Yan. So, ito. Tanggalin po natin to. Tapos, ito. Dyan. Yan po. So, dito natin ilagay yung switch. So, dyan po yung pinili ko para yung supply is makakat off para sa dalawang timer delay 1 at timer delay 2. Kasi pag dito kayo naglagay ng switch dito sa point na to, so magkakaroon pa rin ng supply yung timer delay 2 kasi normally close or nakakonect siya sa normally close na contact. So ang mangyayari kapag naka-neutral yung switch nyo, mag-a-activate yung timer. So pinaka-safe po is dito para cut off po yung supply sa dalawang timer delay. Yun lang po. Sana may natutunan kayo at magamit nyo sa inyong motor. Salamat sa panonood.